Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat and happy Sunday po! Happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga ma-dear na nanonood sa atin ngayon. Hello po! Kumusta naman po kayo? Sana'y umi-struggle pa rin at syempre sana'y lumalaban pa rin sa buhay. Nako, wala pa akong alam sa pagiging ina kahit na Mama Mia yung pangalan ko. Pero alam kong hindi po madali ang maging isang nanay. At syempre, ngayong araw na ito, bigyan nating pagpupugay ang lahat ng ating mga ina. Happy, happy Mother's Day sa inyo. Salamat sa lahat ng sakripisyo, pagmamahal at walang sawang pag-uunawa sa aming mga anak na mga matitigas ang ulo. Charot lang. Anyways, welcome back po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat kung ikaw naman ay napagbigyan mo, napagtambayan ngayong araw na ito ang ating kwento. And syempre, bago tayo pumunta sa ating kwento, magpapasalamat muna ako sa lahat ng ating mga solid and solid talaga na supporters, listeners, and viewers. Maraming maraming thank you sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nag-aabang talaga, yung kahit hindi nagno-notify, pinupuntahan talaga yung channel natin para makita kung meron na bang bagong upload. Nako, maraming salamat sa inyo po. And syempre sa mga dati pa nating subscribers na hanggang ngayon ay nandito pa rin kahit ilang buwan nang nakaraan. At sa mga bago nating subscribers, welcome po dito sa ating tahanan. Naway, magustuhan nyo ang tumira dito at syempre magbukbang ng iba't ibang uri ng kwento na pwede niyong mapanood at mapakinggan dito sa ating channel. Click lamang po kayo ng Mama Mia CDO sa baba. Syempre, click videos at click playlist para makita nyo kung gaano nakarami yung mga kwento natin na baka yung iba doon ay magustuhan nyo at baka yung iba doon ay makarelate pa talaga kayo. Siyempre, bago tayo pumunta sa ating kwento ngayong araw, nais ko munang mag-hi kay Beachy Kim Sexy. Hi sa'yo, maraming salamat. Sally Buma, thank you so much sa iyong pakikinig. And siyempre, Dina Jen Ramos, maraming salamat. Shintaro 24, ayun, maraming salamat sa'yo. Ann Mateo, hello sa lahat ng mga taga Jeddah, Saudi Arabia na silent listeners daw na hanggang ngayon ay nanonood at araw-araw na nakikinig sa ating uploads. Hello po sa inyo. G. Mercadejas, maraming maraming salamat. Marife Dikit, maraming thank you sa'yo. Ayun, subscriber po ako. Palagi po akong nakasubaybay sa mga kwento niyo. Thank you. Hee Jin Kim, maraming salamat from South Korea. Matagal-tagal na raw nakikinig sa atin. Sana balang araw ay makapagsulat ka rin talaga, Hee Jin. At sana balang araw magkaroon ka ng lakas ng loob para ibahagi yung kwento ng buhay mo. Marjorie Tadios, maraming thank you sa iyo. Maria Elena Abe, salamat po sa iyong pakikinig. Siyempre kay Miss Janine or Jinine, thank you so much sa iyong pakikinig. Ayun, maraming salamat din kay RV Miranda. Ayun, nasa Macau, China daw siya pero araw-araw na nakikinig sa ating kwento. Maraming maraming salamat. The Sec 2980, thank you so much sa'yo. Hello rin kay SP Amor Groyal, Geraldine Tihada. Hello rin kay Irene Reyes and Sir Reyes and Alipio family and sa mga OFW sa Bahrain. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. At syempre, hello kay Maricel Sanchez na lagi ring nakikinig sa atin. Cassie Len Filiarca from Riyadh, Saudi Arabia. Merchy Vlog Bukalig, maraming salamat. Shout out daw sa lahat. Lalong-lalo na sa mga Bicolano na nandun sa London. Hi po sa mga taga-London. Nandyan po yung tita ko. Pinsan ng mama ko. Hello po sa inyo dyan. Jinky Ekalner, maraming salamat. And hello raw sa uniko iho niyang si Daryl James Solis na laging nakikinig sa atin from Botolan, Zambales. Nako, kakanood ko lang yung TikTok video na parang yung babae ay hiniwalayan siya ng kanyang boyfriend. Pagkatapos nung maghiwalay sila ay wala talagang contact, walang text, walang reply sa mga chat at hindi ito sumasagot ng tawag. Nung Holy Week ata yun, tapos nakita niya sa story ng kaibigan ng ex niya na nagpunta pala ng Zambales. Siya naman bumiyahin ng pagkahaba-haba mula Maynila para makapunta ng Zambales. Grabe yun. Hindi ko pa nakita yung part 2. Parang may part 2 yun. So, ikukwento ko kapag nakita ko na ha. Or baka nakita niyo na rin kung katulad ko ay tambay rin kayo sa TikTok. Hello rin kay Sonny Fajora. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Josephine Mapalad, thank you so much sa iyo. Axel
Axelina, maraming salamat. Jacka Palalios, thank you so much sa iyong pakikinig. From Hong Kong, maraming salamat. Jenny Kaong, thank you sa iyo girl, sa iyong pakikinig girl. And syempre kay Jonaline Rojas, ayun, hello raw sa mahal niyang si Greggy. Tiis lang muna ha, naku ganun talagang buhay. Lalo na ngayon na mahirap na talagang mabuhay dito sa mundo. Tiis-tiis lang talaga, wala tayong choice. Hello naman kay Jel14344. Ayun, first time raw niyang mag-comment. Sana po ma-shout out ang family ko sa Misamis Oriental. Hello po sa mga taga Misamis Oriental. Maraming maraming salamat. Mary Jane Cahudo, thank you so much sa Sigayo. Maraming salamat. Sabi niya, araw-araw kong pakikinood sa'yo, kabisado ko na yung mga pangalan na hindi nawawala sa shoutout. O, kasi sila yung mga, ano talaga, parang fastest commentators. Pero, in fairness, ngayong araw na ito, maliit lang yung mga, ano, na shoutout natin na paulit-ulit na name, diba? Kasi sila yung mga nauna. Depende kasi yun sa mga nauna. Yun po talaga ang binabasihan ni Mama Mia. Pero, ngayon po ay atin ang puntahan ng ating kwento dahil alam ko na magugustuhan nyo ito. Andito na po para sa mga natatangi nating ina. Dito lamang sa programang paborito nyo, ang Dear Mama Mia. Maraming mga sakripisyo ang ating mga magulang para sa atin, lalong-lalo na ang ating mga ina. Kung minsan hindi natin ito nakikita, kung minsan mas nakikita pa natin ang ating mga sariling nararamdaman. Pero kung minsan rin naman ay huli na bago natin ma-realize ang lahat. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Christine. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig araw-araw. Actually, Mama Mia, yung kaibigan ko talaga ang unang nakikinig sa inyo. Kaya lang, isang araw, noong October 2023, may ibinahagi ako sa kanya na problema ko. Ewan ko, pero parang nararamdaman ko na hindi siya nakikinig sa akin. At nung tiningnan ko siyang mabuti ay tsaka ko lang nakita na naka-headphone pala siya habang nagtatrabaho. Kasamahan ko kasi siya sa trabaho, Mama Mia. At nung kinuha ko yung isang piece ng kaniyang earphones, ay doon ko narinig ang boses niyo. Tinanong ko siya kung ano yon at matyaga naman niyang tinuro sa akin ang iyong YouTube channel. At nung gabi na yon ay pinakinggan po kita para kahit papaano ay mawala ang lungkot na nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagising na lang ako na gusto ko nang ibahagi ang kwentong hindi naman akin pero bahagi po ako sa pagbuo nito. Ang kwento ng Mama Elena ko. Mama Mia, ang Mama Elena ko ay pinanganak sa striktong pamilya. Ayaw na ayaw ng lolo't lola ko na umaalis siya ng walang kasama. Hindi ko alam pero si Mama Elena ko po ang pinakamaganda sa kanilang limang babaeng magkakapatid. Kaya ganun na rin siguro kung protektahan siya ng kanyang mga magulang. Kahit na siya naman ang panganay, Mama Mia, yung mga nakababata niyang kapatid ay pinapasama lagi ng lolo't lola ko kapag umaalis ng bahay si Mama. Nay, Tay, kailan niyo ba ako pagtitiwalaan? Narinig ko pang kwento noon ni Mama sa akin, pero hindi siya sinasagot ng lolo ko. Pero ang Mama ko ay sadyang mabait, sadyang masunurin na anak. Ngaya lang daw, Mama Mia, nung dumating siya sa edad na 15 years old, ay dun na po siya nagsimulang magtanong sa kanyang mga magulang kung bakit ganun na lang ang trato ng mga ito sa kanya. Ang mga lolo't lola ko naman ay hindi talaga sinasagot ang Mama ko. Nandoon kasi yung kanilang paniniwala na kapag anak ka lang, wala kang karapatang magreklamo. Kapag anak ka lang, wala kang karapatan na magsalita ng kung ano-ano sa mga magulang mo. Wala kang ibang dapat gawin kundi sundin ang iyong mga magulang. Nandyan daw kasi yan nakasulat bilang pangatlong utos ng Diyos. Mama Mia, ang hindi talaga maintindihan ng Mama ko noon ay pare-pareho naman silang mga babaeng magkakapatid.
Pero bakit yung kanyang mga nakababatang kapatid ay pinapayagan sa kahit na saan ito pumunta? Tanging ang mama ko lang daw ang hindi. Hanggang isang araw ay nalaman na niya ang totoo. Nalaman na niya kung bakit. Yun ay dahil bata pa lang pala ang mama ko ay ipinagkasundo na siyang ipakasal sa anak ng business partner ng lolo ko. Mama Mia, usong-uso daw kasi noon yung ganon. Yung kapag may negosyo kayo, yung kapag medyo nakakaangat kayo sa buhay, dapat yung inyong pakasalan at yung inyong magiging partner ay katulad nyo rin ng estado. Dapat sila-sila lang din ang nagpapakasal para maprotektahan ang kanilang negosyo. At nung nalaman nga ng Mama Elena ko, yun Mama Mia ay galit na galit daw po siya. Ayaw na ayaw daw po niya. Ang mama ko kasi ay gustong-gustong mag-aral noon. Gustong-gusto niyang makatapos noon, Mama Mia. Pero iba naman pala ang plano ng lolo't lola ko. Naniniwala kasi ang lolo't lola ko noon na kapag may negosyo ay ayos na ang lahat. At ang babae dapat ay nasa bahay lamang, ulirang ina, nag-aalaga ng mga anak at nagme-maintain ng katiwasayan ng kabahayan. Pero iba po ang gusto ng mama ko. Matalino daw din po kasi ang mama ko, sabi ng mga tita ko, Mama Mia. Hindi naman siya nangunguna sa klase pero lagi po siyang kabilang sa mga honor student. Pero ewan raw ba nila kung bakit hindi pa yun naging sapat sa lolo't lola ko. 16 years old, Mama Mia, nung ipinakilala ng mga lolo't lola ko kay mama ang pakakasalan niya. Pero nang dahil doon ay biglang nagrebelde ang mama ko. Bigla niya raong sinagot ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lucio. Si Lucio raw, Mama Mia, ay matagal nang nanliligaw sa mama ko. Gustong-gusto raw rin daw ni mama si Lucio, kaya lang natatakot siya noon sa lolo't lola ko. Pero nung pinakilala na nga ng kanyang mga magulang sa kanya ang magiging asawa niya, ay dun na nagkaroon ng lakas ng loob ang mama ko na suwayin ang kanyang mga magulang. Mama Mia, hanggang sa nakipagtanan nga ang mama ko kay Lucio. Kung saan-saan sila napadpad. Napunta pa silang Bohol para lang makatakas sa mga magulang ni mama. Para lang daw magkasama silang dalawa. Minor de edad pa ang mama ko noon, samantalang si Lucio naman ay 19 years old na. Mama Mia, ang hindi alam noon ni mama ay pinahanap pala siya ng lolo't lola ko gamit ang koneksyon ng mga ito sa gobyerno. Ibig sabihin, may mga pulis na naghahanap sa kanila. Pero dahil hindi pa naman uso noon ang internet, Mama Mia, ay madali lang silang nakatakas. Hindi pa uso noon na malaman sa isang click mo lang sa computer kung saang bansa nagpunta o kung saang lugar bumiyahe ang isang tao. Masyadong late lang din kasi talaga ang technology ng Pilipinas. Kaya naman natagalan bago nahanap ang mama ko. Nagkaroon pa sila ng anak ng Lucio na yon, Mama Mia. Ang panganay namin na si Kuya Gerald. Noong nagbunga raw ang pagmamahalan ni na Lucio at mama, ay naging mas matigas ang ulo ni mama. Mas naging rebelde daw siya, Mama Mia, at mas pinanindigan niya ang kanyang sitwasyon at ang kanyang desisyon na si Lucio ang kanyang pakasalan. Kaya lang, Mama Mia, isang trahedya raw po ang nangyari. Isa pong magsasaka si Lucio. May sakahan daw ang kanyang mga magulang na maliit doon sa Bohol at yun ang sinasaka niya. Kaya lang nadisgrasya siya, Mama Mia. Nabalian siya ng paa at dahil doon ay hindi na ito nakapagsaka pa. Meron namang mga kaibigan at kapatid si Lucio na mga mangingisda, kaya isinasama siya ng mga ito para may parte rin siya sa isda. Kaya lang nadisgrasya din si Lucio sa dagat. Mama Mia, natapunan po ito ng dinamita dahil gumagamit po sila noon kapag lalo na kung hindi masyadong maganda ang huli. Gumagamit sila para napaparami ang kanilang huli sa dagat dahil kung hindi raw, Mama Mia, ay walang kakainin ang kani-kanilang pamilya.
In short ay namatay po si Lucio sa dagat dahil sa naputukan siya ng dinamita. Mama Mia, dun daw labis na nasaktan ng aking ina. Hindi pa naman din sila kasal noon ni Lucio. Umiyak siya ng umiyak at hindi niya raw alam ang gagawin. Buti na lang at sinuportahan raw siya ng pamilya ni Lucio, Mama Mia. Tinaguyod daw ni Mama ang anak nilang si Kuya Gerald. Kaya lang, Mama Mia, isang trahedya naman ang nangyari. Nagkaroon po ng matinding lagnat si Kuya Gerald daw noon. Isang lagnat na ang akala nila ay lagnat bata lang na mawawala lang din. Pero lumipas na ang ilang araw ay hindi pa rin ito mawala-wala. At dahil walang pera ay napilitan sila na sa gobyerno lamang ipa-check up si Kuya Gerald. Pero bago pa man siya matignan ng doktor, Mama Mia, ay nawalan na ng hininga ang kapatid ko. 2 years old daw si Kuya Gerald nung mamatay ito. Hindi masyadong naidetalye ni Mama sa akin kung ano ang kaniyang sakit at kung ano ang findings ng doktor kung bakit ito namatay. At nung nawala nga si Kuya Gerald, Mama Mia, ay doon na halos parang mabaliw-baliw si Mama. Isang araw ay bigla na lang daw dumating ang lolo't lola ko sa bahay ng mga magulang ni Lucio. Ang hindi alam ni Mama ay tinawagan pala ng isang kapatid ni Lucio ang kanyang mga magulang. Ginawa pala nito ang lahat para makontak ang mga magulang ni Mama para kuhanin na si Mama sa Bohol. Hindi na raw kasi nila alam kung anong gagawin kay Mama. Halos mabaliw-baliw daw kasi ito. At nung kinuha na nga siya ng kanyang mga magulang ay pinagamot siya ng mga ito sa Maynila. Hanggang sa naging maayos na siya, Mama Mia. At nung naging maayos na siya ay dun naman nagsimulang bumalik ang pagiging stricto ng kanyang mga magulang. Ang kasal na ito, Elena, ay matagal nang nakaplano. Kaya wag na wag ka nang tumutol pa. Wag na wag mong mababanggit kay Delphine ang tungkol sa paglalayas mo at ang tungkol sa pagkakaroon mo ng anak sa lusyong yon. Sabi raw ng lolo ko. Ang mama ko naman ay parang wala nang ganang mabuhay noon, Mama Mia. Ayaw na raw niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay dahil para sa kanya ay nawala na ang lahat. Namatay na ang lalaking pinakamamahal niya at namatay na rin ang anak nilang dalawa. Kaya para na lang siyang robot noong mga panahon na yon. Nasusundin kung anuman ang gusto ng kaniyang mga magulang. Nasusundin kung anuman ang ipag-uutos ng mga ito. Hanggang sa nagkita nga silang ulit ni Delphine, Mama Mia. Ang lalaking bata pa lamang ay ipinagkasundo na sa kanya noon. At nung nagkita raw sila ulit, Mama Mia, ay wala din namang naramdaman ng mama ko. Tahimik lang daw siya. Ang akala ng pamilya ni Delphine ay nag-aral sa Mindanao si Mama, kaya ito nawala ng halos 3 taon. Mama Mia, kung ano-anong kasinungalingan daw ang sinabi ng lolo't lola ko sa mga magulang ni Delphine at kay Delphine tungkol sa kung nasaan ang mama ko sa loob ng halos 3 taon. Kahit alam ni Mama ang totoo ay hindi na lang daw siya umimik. Wala rin namang saysay na ang kanyang buhay, kaya mabuti pang magamit na lang siya ng kanyang pamilya para ma-maintain ang kanilang negosyo. Kaya nanahimik na lang siya. Pero yung mga tita ko na mga kapatid ng mama ko ay sinubukan pang pigilan ang kanilang kasal dalawa. Hayaan nyo na, wala rin namang saysay na ang buhay ko. Hayaan nyo na na kahit sa huling mga sandali ko ay magamit ako ng mga magulang natin para sa ating negosyo. Hindi lang din naman to para sa akin kundi para sa ating lahat. Sabi raw ng mama ko noon sa isa kong tita nung nagsuggest ito na tulungan siya ng kanyang mga kapatid para makatakas sa kasal na yon. Kasi ang kasal na yon ay wala naman talagang pagmamahalan. Mama Mia, hindi rin pala na ikasal si Lucio kay mama ko noon dahil masyado pa silang mga bata. At wala rin namang perang pampakasal si Lucio. Kaya naman malinis po ang records ng mama ko at walang kahirap-hirap na ikinasal silang dalawa ni Delphine. Mama Mia, nung naikasal sila ni Delphine ay nagsarili rin sila agad ng bahay dahil niregaluhan sila ng bahay at lupa ng mga magulang ni Delphine.
Pero ang hindi alam ng mama ay dito pala magsisimula ang mga kalbaryo niya sa buhay. Nung nalaman ni Delphine na hindi siya ang lalaking nakauna kay mama, ay dun nito nagsimulang maging parang isang demonyo. Nagalit daw ito sa unang gabi ng pagniniig nilang dalawa. Sumisigaw daw ito at tinatanong kung sino ang lalaking nakauna sa kanya. Hindi rin sumasagot ang mama ko. Kaya naman, Mama Mia, kung ano-anong mga pagmumurang salita raw ang natanggap ni mama mula kay Delphine. Yun ang kanyang kwento sa amin. Hindi ko alam na kaya palang gawin yon ni Delphine, Mama Mia. Hindi rin alam ni Mama dahil ang akala niya ay mahal siya ni Delphine. Ang akala niya ay gusto ni Delphine ang kanilang pagpapakasal pero tulad niya ay napilitan lang din pala ito. At hindi rin daw pala gusto ni Delphine na maikasal sa isang babaeng estranghero para sa kanya. Pero pareho silang walang nagawa. Kaya lang ang pagkakaiba nila ay kung paano pinalaki si Delphine. Mama Mia, isa siyang sadistang lalaki. Siguro ay ganun din ang mga magulang ni Delphine. Mga sadista rin siguro, kaya ganun siya sa mama ko. Magmula nga nung malaman ni Delphine na hindi siya ang unang lalaking nakagalaw sa mama ko, ay dun na siya parang naging isang demonyo halos gabi-gabi niya na ginagalaw ang mama ko. Si mama naman ay hindi raw niya nagugustuhan ang marahas na pakikipagtalik ni Delphine sa kanya. Kaya lang alam niya raw, Mama Mia, na ito ay kanyang obligasyon bilang asawa ni Delphine. Kaya hindi na lang siya umiimik. Kapag inuutusan siya ni Delphine ng kung ano-anong posisyon sa kama ay ginagawa na lang daw niya. Hanggang sa nung mag-iisang taon na ang kanilang relasyon ay bigla lang daw nahihilo ang mama ko. At doon ay nalaman nila na buntis ito. Naging masaya si Delphine nung malaman niya na nagdadalang tao na ang mama ko. For the time being ay parang naging mabait si Delphine sa kanya, Mama Mia. Hindi na siya sinasaktan. Oo, nasisigawan pa rin siya pero wala nang pisikal na pananakit. Hanggang sa magsilang na nga ang mama ko. At isinilang ako, Mama Mia. Oo, si Delphine po ang papa ko. At nung isinilang ako ay galit na galit raw ang papa ko. Dahil ang gusto raw niya ay lalaking anak. Kasi yung kanyang mga kapatid, Mama Mia, ay walang anak na mga lalaki. Puro babae raw ang anak ng mga ito kaya ang gusto ni Delphine ay lalaki ang sa kanya para nang sa ganun ay masigurado na niya ang malaking parte ng kanyang mana. Pero sa kamalas-malasan ay ipinanganak ako bilang isang babae at hindi bilang isang lalaki. Nagalit noon si Delphine, Mama Mia. Nagalit ang papa ko. Wala raw kwenta talaga ang mama ko. Dahil babae pa ang ipinanganak na lalaki naman ang gusto niya. Hindi ko alam kung sadyang mangmang lang talaga ang mga tao noon, pero hindi nila nalalaman na wala naman sa babae ang kontrol para maging isang lalaki o babae ang kanyang ipapanganak. Nasa lalaki yon, Mama Mia, hindi ba? Well, Mama Mia, pagkatapos ng manganak ng mama ko ay bumalik na naman sa pananakit ng pisikal sa kanya si Delphine. At ako rin habang lumalaki ay nasasaktan ng pisikal ni Papa. Gusto ko lang naman noon, Mama Mia, na maging close sa papa ko. Gusto ko lang naman noon na maging papa's girl katulad ng mga kaklase, mga kaibigan at mga pinsan ko. Pero walang kaamor-amor sa akin ang papa ko. Lalo na nung isinilang na ang pangalawa kong kapatid na siya namang lalaki, Mama Mia. Nung isinilang nga siya ay tuwang-tuwa ang papa. Para siyang nanalo ng jackpot sa loto. Hanggang sa mga panahon kasi na yun, Mama Mia, ay wala pa rin ni isang nakapagbigay ng lalaking apo sa mga magulang ng papa ko. Kaya tuwang-tuwa siya nung makita niyang lalaki ang sumunod sa akin. Mahal na mahal niya ang anak niyang yun. Hanggang sa nasundan pa ng isang lalaki. Dalawang lalaki na. Ako lang ang nag-iisang babae. At ako lang din, Mama Mia, ang parang hindi gusto ng papa ko. Ako lang din ang parang inuutusan niya lagi. Ako lang ang itinuturing niya na parang alipin. Kapag may mga company dinner sila, ay mga lalaking kapatid ko po ang kanyang isinasama.
Kapag naman obligado na isama ang buong pamilya, ako po ay laging si mama na lang ang gumagabay sa akin. Lumaki ako na parang may galit sa papa ko. Unti-unti akong nagkamulat na parang hindi ko gusto kung bakit siya ang naging ama ko. Lalo na nung malaman ko ang tungkol sa naging love story ni mama at ni Lucio. Naisip ko noon, mas maganda siguro at mas masaya siguro ang buhay ko kung si Lucio ang naging ama ko. Pero alam kong imposible yun, Mama Mia. Kahit na nagkaroon na ako ng dalawang kapatid na lalaki, ay hindi naman noon na bago ang pakikitungo ni Papa kay Mama. Lagi pa rin niyang sinasaktan ng Mama ko. Lalo na kapag kaming tatlo lang ang nasa bahay o kapag gabi na ang akala nilang lahat ay natutulog na kaming magkakapatid. Lagi niyang sinasabihang boba, walang pinag-aralan, sinungaling, malandi. Yun lang ang ilan sa mga masasakit na salitang naririnig kong sinasabi ng papa ko sa mama ko. Ang mama ko naman ay umiiyak lang, hindi naman siya masyadong umiimik. Ako po ang nasasaktan para sa kanya. Hanggang sa isang araw, pagkagaling ko sa eskwela ay nadatnan ko ang mama ko na halos sumisigaw na sa pag-iyak sa loob ng kanilang kwarto. Mama, may problema po ba? Tanong ko. Wala, Christine. Bakit ang aga mo? Wala na ba kayong pasok? Wala po, mama eh. Pinauwi kami ng maaga ng teacher namin. Pero bakit po kayo umiiyak? Tanong ko ulit. Wala to, anak. Sige na, magbihis ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Hindi pa man ako nakakaalis ay nagpunas na ng kanyang mga luha si mama. Pagkatapos ay inayos ang kanyang sarili at sabay kaming lumabas ng kwarto nila. Kumuha siya ng lulutuin niya sa refrigerator para raw sa merienda ko. Ganon kalakas at ganon katapang ang mama ko. Nasa second year high school pa lang ako noon kaya alam ko, Mama Mia, na may pinagdadaanan siya. Alam kong hindi siya okay, pero pinipilit niya ang sarili niyang maging okay. Pinipilit niyang ipakita sa akin na ayos lang siya. Pinipilit niyang ipakita sa akin na walang problema. Mama Mia, dun ay labis-labis po ang paghanga ko sa mama ko. Lumipas pa ang ilang araw na naririnig ko pa rin siyang umiiyak, lalo na kapag hindi umuuwi ng maaga si Papa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong problema. Kasi kapag tinatanong ko siya, ay lagi naman niyang sinasabi sa akin na wala. Lagi niyang sinasabi sa akin na ayos lang ang lahat at huwag na akong mag-alala. Ang hindi ko alam, may malaki pala ang problema nila, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, ilang buwan matapos kong unang mahuling umiiyak at halos sumisigaw sa sakit ang mama ko, ay nalaman ko, Mama Mia, na ang dahilan pala noon ay ang pambababae ng papa ko. Meron palang ibang babaeng ibinabahay si papa. Isang babae na gabilang din sa kanyang mga tauhan sa kumpanya. Hindi ko alam kung bakit yung tinitiis ng mama ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, narinig ko na lang na nag-aaway silang dalawa. Hindi na kita matiis, Elena. Alam mo namang hindi talaga kita gusto. At mas lalo kitang hindi nagustuhan nung nalaman kong hindi ako ang unang lalaking nakagalaw sa'yo. Nandyan pa ba tayo, Delphine? Hindi pa ba sapat ang ilang taong pagtitiis ko? Hindi pa ba sapat ang ilang taong pagsisirbisyo ko sa'yo at sa pamilya mo? Sigaw ni Mama. At bakit mo yan ibinabato sa akin ngayon, ha? Hindi ba't pamilya ko ang dahilan kung bakit umasenso ang pamilya nyo? Palugi na noon ang negosyo ninyo, hindi ba? Kaya ka nga nagpakasal sa akin. Akala ko pa naman ay swerte ako sa'yo. Kasi ikaw ang pinakamaganda sa mga kapatid mo. Ikaw ang prize possession at pride ng mga magulang mo. Pero yun pala, wala ka ng ipagmamalaki sa akin. At least ako, may pera kaming ipagmamalaki sa buong mong pamilya. Kaya nararapat lang na pagsilbihan mo ako at ang pamilya ko. Nararapat lang na magsakripisyo ka para sa akin. Kasi yun lang naman ang magagawa mo, di ba? Ang magsilbi. Dahil kung sa totoong buhay, wala ka namang silbi. At yun ba ang dahilan? Kaya ipagpapalit mo na lang ako dun sa katrabaho mo?
At least siya may silbi. At least siya matalinong babae. At least siya nakatapos ng kanyang pag-aaral. Hindi katulad mo na walang ibang gawin, walang ibang alam gawin kundi mag-alaga ng bata at maglinis ng bahay. Di ko nga alam kung bakit ako nagpakasal sa'yo eh. Wala namang nakuha yung mga magulang ko sa'yo. Liba na lang sa dalawang anak nating lalaki. Nung marinig ko yun, Mama Mia, ay labis talaga akong nagalit sa aking ama. Bukod sa galit ko sa kanya dahil sa pangmamata at pananakit niya ng pisikal at emosyonal sa mama ko, ay nagalit din ako, Mama Mia, dahil hindi man lang niya ako itinuring na anak. Hindi man lang niya ipinagpasalamat na ipinanganak ako ng mama ko. Narinig ko talaga mula sa kanyang sariling bibig na ang mga kapatid ko lang na mga lalaki ang gusto niya. Mula nga noon ay araw-araw ko nang silang naririnig na nagbabangayan. At kapag tumatahimik na ang paligid, alam mong talo na ang mama ko. Alam mong sinakta na siya ng pisikal ni Papa. Hanggang sa isang araw ay nadatnan ko ulit ang mama ko na halos pasigaw na akong umiyak. Mama Mia, dun ko nalaman na kinuha na pala ng papa ko ang iba niyang mga gamit sa bahay at dinala na sa bahay kung nasaan niya ibinahay ang kanyang kabit. Galit na galit ako noon sa kanya. Lalo na, Mama Mia, nung malaman ko na isinama pala ng papa ko ang dalawa kong nakababatang mga kapatid na lalaki. Ayaw ng mga ito na sumama sa kanya, kaya lang napilitan ng mga ito nung sinaktan niya ng pisikalang mama ko sa harap ng mga kapatid kong lalaki. Nakita ko pang dumudugo noon ang ulo ng mama. Nataranta ako noon, Mama Mia, at ang sabi ko ay dalhin ko na siya sa ospital. Pero sabi ni mama ay malayo raw yun sa bituka at maliit lang naman yun. Yan naman, ginamot ko na lang yun, Mama Mia. Habang umiiyak siya at nagsasabi sa akin ng kanyang problema. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na, Christine. Kung sa'yo ko lang nasasabi ang mga ito. Pero pagod na ako, anak. Ayoko na. Mama Mia, ang akala ko ay makakalaya na kaming dalawa ni mama mula sa mahigpit at malupit kong ama. Pero hindi pala. Makalipas ang ilang linggo ay biglang dumating ang mga magulang ni mama at ang mga magulang ni papa sa bahay namin. Galit na galit sila nung nalaman na lumayas pala sa bahay namin si papa. Hindi ko alam kung paano nilang nalaman. Hindi ko naman sinabi dahil sa totoo lang ay mas naging tahimik ang buhay ko at mas naging okay ang mental health ko nung nawala siya sa bahay kahit na ang totoo ay namimiss ko naman ang mga nakababata kong kapatid. Hanggang sa tinawagan na nga ng lolo ko na papa ni papa si Papa Mama Mia. Pinapunta siya doon sa bahay at agad-agad naman itong tumalima kasama ang dalawa kong mga kapatid. Mama Mia, pinapasok kami ng lolo ko sa loob ng mga kwarto namin. Pero rinig na rinig ko ang kanilang pag-aaway. At lingid sa kanilang kaalaman, Mama Mia, ay lumabas ako ng kwarto ko at nagtago sa isang sulok para masaksihan ko ang mga nangyayari. Galit na galit ang mga magulang ni Mama at ang mga magulang ni Papa sa kanya. Nababaliw ka na ba talaga, Delphine? Ipagpapalit mo ang pamilya mo dun sa babaeng yun? Dun sa walang kwentang babaeng yun? Sabi ng kanyang ama. Hindi po siya walang kwenta. Mahal ko siya. Sabi ni Papa. Mahal? Alam mong nawalan ka na ng karapatang magmahal ng iba nung nagpakasal ka kay Elena. Tahimik lang ang mama ko noon. Walang luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Sa galit ng papa ni papa sa kanya ay nasuntok pa siya nito at nasuntok din siya ng lolo ko na papa ni mama. Bumalik ka ngayon din sa pamilya mo. Kung hindi, hindi ko ipapamana sa iyo yung negosyong inaasikaso mo ngayon. Papa naman, ako ang naghirap noon, sabi ng papa ko. Wala akong pakialam. Sa mga apo ko ipapamana ko ang negosyong yun. At hinding-hindi mo dadalhin yung mga apo ko dun sa bahay ng kabit mo. Nakakahiya ka. Parang wala kang pinag-aralan. Patuloy pa rin na nagagalit ang lolo ko noon, Mama Mia. Kaya naman walang naging choice ang papa. Alam kong ayaw niya. Alam kong galit siya, Mama Mia, dahil hindi niya gustong bumalik sa bahay namin. Ako rin naman ay ayoko na siyang bumalik.
pero wala rin akong choice. Kapag mga lolo ko na ang nagsalita, batas yon na hindi pwedeng baliin ni ninuman. Hanggang sa Mama Mia, bumalik nga ang papa ko sa amin, pero wala namang ipinagbago sa relasyon nila ni Mama. Alam ko dahil sinabi sa akin ni Mama na nagkikita pa rin si Papa at yung kabit niya. At ang masakit pa, Mama Mia, ay naanakan pa niya ito ng isang anak na babae. Hindi ko alam kung mahal niya ang anak niyang babaeng yon o kung katulad ko rin niyang ituring ang batang babaeng yon. Hindi ko rin nakakilala kahit kailanman ang half-sister ko, Mama Mia. Naging ganun na lang, si Mama ay tinitiis ang pangangaliwa ni Papa. Hanggang sa Mama Mia, nagkaroon ng sakit ang lolo ko na papa ni Papa. Hanggang sa mawala na ito. At nung nawala na ito ay parang isang ibong nakalabas sa kanyang kulungan si Papa. Babae dito, babae doon. Hindi na lang iisa ang kabit niya, Mama Mia. Hanggang sa pati ang lolo ko na papa ni Mama ay namatay na rin. Dito ay mas naging malaya si Papa. Hanggang isang araw ay dinala niya ang kabit niya sa bahay. Galit na galit ako noon. Sinisigawan ko na ang papa ko pero nasampal lang niya ako at sinabihang wala akong karapatan dahil pinapalamon niya lang ako. Mama Mia, dahil sa sobrang matindi ang naging away noon, dahil kumampi na rin sa amin ang mga kapatid kong lalaki, ay walang naging choice si Papa kundi umalis. Bit-bit ang kanyang kabit. Mula noon ay hindi na namin siya nakita, Mama Mia. Dumaan ang ilang mga taon. Nakita namin ang pagsisikap ni Mama para sa amin. Hindi naman po monetary, Mama Mia, dahil may mga mana naman kami. At yung kumpanya ay sa amin pa rin naman nagre-report dahil nga nasa last will ng lolo ko na huwag pamanahan ng papa ko. Hanggang sa lumipas ang halos 10 taon. Isang araw, Mama Mia, gulat na gulat ako dahil may dumating sa bahay namin. Isang ambulance. Hindi ko alam kung bakit, akala ko ay isusugod sa ospital ang mama ko. Dali-dali akong pumunta sa kwarto niya. Mama, ayos ka lang? Tanong ko. Ayos lang ako, anak. Sige na, lumabas ka na. Lumabas ka na at salubungin mo na ang papa mo. Po? Gulat na gulat kong tanong. Mama Mia, dumating din ang mga kapatid kong lalaki. At ibinaba na nga mula sa ambulansya ang papa ko. Hindi ko alam. Pero imbis na maawa ako sa itsura niya na naka-wheelchair, Mama Mia, at halos hindi na makapagsalita, ay bumalik lahat ng sakit at lahat ng galit sa aking dibdib. Galit na galit ako noon sa kanya at hindi ko yun itinago. Mga matatalas na tingin ang ibinigay ko sa kanya. Ni hindi ako lumapit, Mama Mia. Nung ibinaba na nga siya at umalis na ang ambulansya, ay bumalik na ako sa kwarto ko at hindi man lang ako tumulong para makapasok siya sa loob ng bahay. Mama Mia, nagmukmuk ako sa kwarto ko ng ilang oras. Hanggang sa tinawag na ako ng mama para kumain na ng hapunan. At nung naghahapunan na kami ay wala si papa. Kaya na itanong ko kay mama kung anong ibig sabihin nun. Kung bakit nasa bahay si papa. Anak, inatake ng sakit sa puso at high blood ang papa mo. Na-stroke siya, anak. Kailangan niya ang tulong natin. Pero mama, bakit mo siya tutulungan? Bakit tutulungan mo ang taong naging dahilan kung bakit miserable ang buhay ko at ang buhay mo? Anak, huwag kang magalit sa papa mo. Papa mo pa rin yun, sabi niya. At ano, ganun na lang? Basta-basta na lang natin siyang tatanggapin dito sa bahay? Ngayong hindi na niya kayang mabuhay ng mag-isa? Bakit? Nasaan ba yung kabit niya? Tanong ko. Ate, huwag ka namang ganyan. Papa pa rin natin yun, sabi ng isa kong kapatid na lalaki. Madali sa inyong sabihin yan. Madali sa inyong tanggapin na papa pa rin natin yung demonyong yun. Dahil minahal naman niya kayo eh. Inalagaan niya kayo. Hindi katulad ko at ni mama na hindi man lang nakatikim ng pag-aaruga, pag-aalaga at pagmamahal mula sa demonyong yun. Sabi ko.
Christine, tama na yan. Tulad ng sabi ko, papa mo pa rin siya. Tulad ng sabi ko, ako ang masusunod dito kasi ako ang ina. Ganyan naman kayo, Mae. Ganyan kayong mga magulang. Hindi nyo pinapakinggan kung anong sasabihin namin ng mga anak ninyo. Kung gusto nyo, edi sige, kupkupin nyo ang demonyong yan. Kayong bahala. Pero aalis ako dito. Magbo-boarding house ako. At hindi na ako magpapakita dito hanggat nandito sa bahay na to yung demonyong yan. Pagkatapos kong sabihin yun, Mama Mia, ay nag-walk out na ako at pumasok na sa loob ng kwarto ko. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, kahit wala naman akong pasok sa trabaho, ay umalis ako at naghanap ng isang maliit na apartment. Sakto naman, Mama Mia, na yung isa kong pinsan ay naghahanap ng kanyang housemate. Kaya ako na lang ang pumalit sa umalis niyang housemate, Mama Mia, sa kanyang two rooms apartment. Pinakiusapan ako ni Mama na huwag umalis. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw kailangan na magkawatak-watak ulit ang pamilya namin. Pero ang sabi ko naman sa kanya ay nawasak na ang pamilya namin dahil sa aking ama. At ngayon sa ikalawang pagkakataon ay mawawasak ulit kami dahil pinatira niya ulit sa bahay namin ang papa ko. Hindi ko alam kung mahal ba talaga ng mama si papa. Pero siguro, Mama Mia, siguro martir lang talaga ang mama ko. Siguro ganun lang siguro siyang magmahal. At mula nga nung araw na yon ay hindi na ako tumapak pa sa bahay. Sure, nakikipagkita ako kay mama sa labas. Sumasama akong mag-grocery sa kanya dahil pinag-grocery niya rin ako. Nakikita kami ng mga kapatid ko sa labas. Nanonood ng sine at kumakain, pero hindi na ako kailanman tumapak sa pamamahay na yon, lalo pat nandoon ang ama ko. Hanggang sa Mama Mia, hanggang sa nabalitaan ko na lang mula sa mga kapatid ko na unti-unti ay nagiging maayos na ang kalagayan ng papa. Nakakalakad na raw ito. Nakakapagsalita na kahit hindi pa dire-diretso. Pero nagagawa na niya ng mag-isa ang mga bagay tulad ng pagtitimpla ng kanyang kape, paliligo, pagbabanyo. Mama Mia, hindi ko alam pero wala akong naramdaman nung sinabi yon ng mga kapatid ko. Sabi ko, wala akong pakialam kung saan siya magpunta o kung ano pa man ang kalagayan niya. Dahil ang totoo ay matagal ko na siyang itinuring na patay. Dahil ako rin naman ay tinuring niya rin na parang patay. Mama Mia, hindi ko alam. Pero sa pagmamatigas ko pa lang yun, ay dun pala ako magsisisi habang buhay. Oo, Mama Mia, isang malaking dagok sa pamilya namin ang nangyari. Isang araw ay nabalitaan ko na lang na nawala na ang mama ko. Napatay na siya, Mama Mia. Hindi ko alam pero masakit na masakit ang naramdaman ko noon. Masakit na masakit ang puso ko noon, Mama Mia. Anong nangyari? Bakit bigla-bigla? Tanong ko sa sarili ko. Mama Mia, nung lamay ng mama ko, ay dun lang kami ulit nagkita ni Papa. Hinding-hindi ko siya pinapansin at hinding-hindi ko siya nilalapitan. Pero isang gabi, bago ang libing ni Mama kinabukasan, nandun ako sa may kusina at umiiyak pa rin, ay biglang lumapit si Papa. Christine, anak, hindi ako nagsasalita. Gusto kong umalis na lang doon pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Christine, anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko. Sana mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad tulad ng pagpapatawad sa akin ng mama mo. Napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo. Napakalaki ng kasalanan ko. Hindi lang naman pagkukulang ang kasalanan mo, kundi pati pananakit sa damdamin ko at sa damdamin ng babaeng nasa kabaong ngayon. Ano, masaya na kayo? Masaya na kayo na nasira mo ng tuluyan ang pamilya natin? Masaya na kayo na hindi ko nakasama ang mama ko sa mga huling sandali niya sa kanyang buhay? Sabi ko noon. Alam kong umiiyak ang papa pero hindi ko siya nilingon dahil naiiyak na rin ako. Mama Mia, mula sa araw na yon ay hindi ko na siya ulit pang pinansin hanggang sa mailibing ang mama ko. 5 taon,
Maglilimang taon na Mama Mia mula nung mawala ang mama. Pero hanggang ngayon ay nandito pa rin sa puso't isipan ko ang sakit na naidulot ng kanyang pagkawala. Ma, maglilimang taon na. Maglilimang taon na mula nung mawala ka. At ang pinakamasakit na parte ng iyong pagkawala ay na hindi man lamang kita nasilayan. Wala man lang ako sa huling hininga mo at sa huling sandali mo sa mundo. Natagpuan na lang kita na nasa morgue na. Natagpuan na lang kita na wala ng buhay, na binalot na ng puting kumot ang iyong katawan. Unti-unti akong naglakad palapit sa'yo. Unti-unti kong sinasabi sa sarili ko na sana panaginip na lang ang lahat, na sana tulog ka lang, na sana pagod ka lang sa lahat ng mga gawain mo sa bahay, at sana pagod ka lang sa pag-aalaga mo sa walang kwenta kong tatay. Nararamdaman ko pa ang init ng iyong katawan. Nung huli kitang nayakap, nung huli kong nahalikan ang iyong noo, at nung huli mo kong niyakap at hinalikan din sa aking noo. Ang isa sa pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay wala man lang akong tsansang makapagpaalam sa'yo. Hanggang ngayon, kahit maglilimang taon na, ay nandito pa rin ang konsensyang yun sa puso ko. Yun pa rin ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko. Yun pa rin ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko na hanggang ngayon ay hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ma, mula nung mawala ka sa buhay ko, nagbago na ang lahat. Nagbago na rin pati paningin ko sa mundo. Nagbago ako. Hindi sapat ang mga salita para mailarawan ko sa'yo kung ganong kalaking pagbabago ba ang nawala at ang naganap mula nung mawala ka. Hindi sapat ang mga salita para pawiin ko ang sakit at ang pang-uusig ng utak ko. Siguro nga tama talaga ang sinasabi nila. Hindi mo talaga maiintindihan ang isang bagay until na mangyari ang bagay na yon sa mismong buhay mo. Noong mga unang mga araw, linggo at buwan na nawala ka sa akin, ay inilalarawan ko ang pagkawala mo na parabang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Inilarawan ko ang pagkawala mo na parabang nawalan ako ng nag-iisang tao na kakampi ko sa mundo. Mama, alam kong isa ako sa mga dahilan kung bakit kumapit ka kay Papa noon kahit na sinasaktan ka na niya araw-araw. Alam kong ako ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi mo siya maiwan-iwan noon. Alam kong ako ang dahilan, gaya nga ng sabi ng tita, kung bakit hindi mo tinatapos ang buhay mo. Nagsabi ng mga tita ko kasi sa akin, Mama Mia, mula nung ipinagbuntis daw ako ng mama ko ay nagkaroon siya ng panibagong dahilan para mabuhay. Kung noong mawala si Lucio at ang anak nilang si Kuya Gerald ay nawala na ng gana sa mundo ang mama ko, nung ipinagbuntis daw niya ako ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Pag-asa na harapin ulit ang buhay. At ako ang dahilan noon, Mama Mia. Kahit na ilang beses daw ako na muntik ng malaglag dahil sa pananakit noon ng papa ko, ay pinagpatuloy at pinaglaban pa rin ako ng mama ko. Lalo na nung nalaman ng papa ko noon na babae ako, Mama Mia, ay wala na siyang naging pakialam kung masasaktan man niyang buntis ang mama ko. Kaya alam ko ma, na napakatapang mo, napakatatag mong babae at napakamapagmahal mo. Kasi kahit yung taong bumaboy sa'yo, kahit yung taong walang ibang ginawa kundi saktan, pasakitan ka, ay nagawa mo pa rin tanggapin nung walang ibang taong tumatanggap sa kanya. Isa ka ring mapagmahal na ina na alam kong kahit na pinili mong papasukin ulit sa buhay natin ang papa, alam kong hindi ka pa rin nawala sa side ko.
Alam kong hindi ka pa rin tumigil sa pagiging kakampi ko. At alam kong ikaw ang uri ng ina na kayang gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Wala akong nakilalang ibang taong kasing tatag mo at kasing lakas mo, Mama. Ikaw lang ang pinakamagandang taong nakita ko. Ikaw rin ang isa sa magiging pinakamalaking kawalan at puwang dito sa puso ko. At ngayong wala ka na, ngayong maglilimang taon na, kahit kailan ay hindi pa rin napunan ang puwang na yun. Alam kong habang buhay na nandun lang ang puwang na yun sa puso ko. Mama, alam kong hindi mo pangarap ang pamilyang meron tayo, pero ipinaglaban mo pa rin yun. Nagpakatatag ka pa rin dahil doon. Nagpakatatag ka pa rin para doon. At yun ang isa sa mga bagay na hindi ko alam kung gusto ko bang manahin sa'yo o hindi. Ayoko na nagpakamartir ka kay Papa at sa pamilya natin. Ayokong hinayaan mo ang sarili mong masaktan ng masaktan halos araw-araw para panatilihing buo ang ating pamilya. Pero alam ko rin, Mama, na yun ang dahilan kung bakit ganito rin kami katatag ngayon na iyong mga anak. Mama? Mama, alam mo, gustong-gusto kong dalawin mo ako sa panaginip ko. Maglilimang taon na pero kahit kailan ay hindi ka pa rin dumadalaw sa akin. Gusto kong makausap ka kahit man lang sa aking panaginip. Gusto kong sabihin sa'yo kung gaano ako kaswerte na ikaw ang naging ina ko. Mama, nung mga unang buwan, matapos mong mawala, hindi ko pa rin matanggap-tanggap sa sarili ko na wala ka na. Every time na mag-grocery ako ay ikaw lagi ang naaalala ko dahil diba tayo ang laging magkasama kapag mag-grocery. Lagi mo akong binibili ng mga healthy na pagkain dahil sabi mo, yung mga may preservatives ay makakasira ng kidney ko. Naalala ko pa, Mama, na kapag dumarating ako noon sa bahay, galing sa trabaho ay lagi kang gising kahit na anumang oras. Laging ikaw ang nagbubukas ng pintuan. Laging masayang ngiti ang sumasalubong sa akin kapag dumarating ako, may pasalubong man ako sa'yo o wala. At laging ngiti mo rin ang huli kong nasisilayan bago ako umalis ng bahay noon para magtrabaho. Yun ang mga huling ngiti na babaunin ko habang buhay. Ngiting hindi ko na nakita mula nung umalis ako ng bahay dahil dumating muli si Papa. Alam mo ba, Mama? Nagpe-pretend pa rin ako na nandito ka lang. Nagtitext pa rin ako sa cellphone number mo. Hindi ko alam kung meron bang gumagamit ngayon ng number mo o wala. Ewan ko, siguro kung meron, naiisip niyang baliw ako. Pero hindi ko pa rin kasi kaya, Mama. Hindi pa kaya ng utak kong tanggapin na wala ka na. Pero alam kong balang araw, kailangan ko na tong tanggapin. Mama, alam kong gusto mong patawarin ko na ang Papa. Susubukan ko, ha? Susubukan ko. Lagi kong iniisip kung may masaya ba akong alaala kasama si Papa para nang sa ganon ay matulungan ko man lang kahit konti ang sarili ko para makalimot sa mga sakit na kanyang dinulot sa atin. Pero sa ngayon, Mama, hindi ko pa kaya. Kaya lang sabi ng tita, baka raw magiging huli rin ang lahat sa aming dalawa ni Papa. Baka raw kapag hindi ko pa siya pinatawad ngayon, baka raw ay mawala rin siya at magiging pangalawa kong pagsisisi sa buhay ko. Pero Mama, masisisi mo ba ako kung hindi ko pa kaya hanggang ngayon ang magpatawad? Mali ba ako? Makasalanan ba ako at masama ba akong anak kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahagawang ibigay kay Papa ang pagpapatawad na gusto niya? Tulungan mo naman ako, Mama, oh. Tulungan mo akong magdasal na sana dumating ang araw na mapatawad ko na ang Papa. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Alam kong mahaba at madamdamin ang sulat na ito.
Sana Mama Mia ay mabasa mo ito at sana maibahagi mo rin ito sa ibang mga tagapakinig nyo. Maraming maraming salamat po. Alam kong katulad ko ay may mga ina rin kayong mga matatag. Alam kong katulad ko ay may mga ina rin kayong nagsakripisyo para sa inyong kapakanan. Habang buhay pa sila, sana huwag nating sayangin ang pagkakataon na maiparamdam sa kanila kung gaano natin ipinagpapasalamat sa Diyos na sila ang ating naging ina. Alam ko, Mama Mia, na marami ang magsasabi ngayon sa sulat mo na patawarin ko na ang papa ko. Pero sana bago kayo manghusga sa akin at sana bago kayo magbigay ng payo sa akin ay ipagdasal nyo na muna ako. Pagdasal nyo na sana kayanin ko nang harapin ang aking ama. Dahil sa 5 taon mula nung mawala ang mama ay hindi pa kami nagkikitang dalawa. Sana tulungan nyo akong maging matatag at tulungan nyo ako na magdasal na maghilom na ang sugat sa puso ko. Maraming maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Christine. Hello, Christine. Alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan mo at ang mga pinagdaanan ng mama mo. Alam kong hindi madaling magpatawad, lalo na kung ang taong iyong dapat bigyan ng pagpapatawad ay ang taong sumira sa buhay mo, ang taong buong buhay mo ay pinaramdam sa iyo na wala kang kwenta, ang taong buong buhay pinaramdam sa iyo na sana hindi ka na lang pinanganak. Hindi madali yun, alam ko. Hindi ko man naramdaman, pero ramdam ko sa sulat mo ang galit mo sa papa mo. Pero ipagdadasal kita, Christine. Ipagdadasal ko na sana dumating ang araw na maghilom na ang sugat sa puso mo. Wala naman kasing ibang makakaalis ng sugat dyan sa puso mo kundi ang Diyos at ang panahon lamang. Alam kong darating din yon. Sana sa ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Alalahanin mo ang mga masasayang alaala nyo ng iyong mama. Alalahanin mo rin na hindi habang buhay nandito tayo sa mundo. At ang sabi nga nila at ang sabi ng Biblia, ang pinakamalaking ebidensya daw ng tunay na pagmamahal ay ang pagpapatawad. Hindi madali, oo, pero sa tulong ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, darating at darating ka rin sa puntong yon. Magdasal ka, magsimba ka, at humingi ka ng tawad at humingi ka rin ng tulong sa Kanya. Dahil wala namang ni isang tao dito sa mundo na walang kasalanan, di ba? Lahat naman tayo may pagkukulang, lahat naman tayo may pagkakasala. Walang inosente kung tutuusin. Kaya dapat marunong din tayong humingi ng tawad sa mga pagkukulang at pagkakasala natin. Dapat din, marunong din tayong tumingin kung ang isang tao ay tunay bang nagsisisi. Pero gaya nga ng sabi mo, hindi namin naramdaman at hindi namin naranasan ang mga pinagdaanan mo. Dasal ko lang na sana mas maging matatag ka pa. At naniniwala ako, Christine, mas matatag at mas matatapang ang mga taong marunong magpatawad. Maraming maraming salamat sa iyo at nagawa mong ibahagi ang malungkot at masakit mong nakaraan at ang kwento ng iyong mga magulang. Thank you so much. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Christine, please do click like and share this video. Pagkatapos ay mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At isa nga po pala, huwag niyong kakalimutang batiin ngayong araw na ito ang inyong mga ina at ang mga ina sa inyong buhay ng Happy Happy Mother's Day. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway pagpalain kayong lahat ng Panginoon at sana kung may maganda kayong kwento, kwentong nakakaiyak, nakaka-inspire at kwentong nagbibigay pugay sa kahit na sino o kwentong nagbibigay ng entertainment at mga leksyon para sa ibang tao, please huwag kayong mag-hesitate.
mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo rin kalimutang panoorin ang iba pa nating mga videos at mga kwento kung hindi niyo pa napapanood ang iba. Meron din po akong mga kwentong ibinabalik dahil naka-private yun ng mga nakaraang buwan, pero ibinabalik ko po para inyong mapakinggan at para inyo ring mamukbang, dahil alam kong marami sa inyo na halos matapos na ang lahat ng mga videos na meron tayo. Pero baka ba naman hindi niyo pa naririnig o hindi niyo pa nababasa o hindi niyo pa naririnig o napapanood ang mga kwentong 'yon. Pwede niyo pong i-click ang Mama Mia CDO sa baba, click videos, click playlist para makita niyo kung anong playlist pa ang hindi niyo pa napapanood. Maraming salamat po ulit sa inyo. Huwag niyong kalimutang mag-spend ng quality time today sa inyong mga ina at syempre sa inyong mga asawa na ina na rin ng inyong mga anak. Maraming salamat po. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.